God! It's Marie Fowler and welcome back to my YouTube channel. For today's video, naisip ko kanina na gumawa ako ng vlog para makilala pa natin more si Papa Odi. Pinost ko yon sa Facebook page ko. Ito yung post ko na yon. At sinabi ko doon na magtanong kayo ng gusto nyong tanungin sa kanya para sagutin niya dito sa vlog ko. So, ready na ba kayo guys? Medyo naghanda ng konti si Mama Marie kasi I feel sexy today. Joke lang. Feeling ko lang sexy ako kaya nagganta ako ng konti. Pumapayat na ba ako? Wow! Pumapayat na ka na? So yung guys, yung arms ko, wag niyo na lang pansinin. Pero medyo napansin ko din naman na medyo lumiit yung bewang ni Mama Marie. Kasi meron akong secret na sasabihin ko sa inyo soon kapag na-achieve ko na talaga yung ganung katawan. Saka ko sasabihin sa inyo kung ano yung secret na ginagamit ni Mama Marie. Tayo ngayon, let's get to know Odi. Eto na siya! Ayan! Ayan na si Odi. So yung mga tanong nyo sa Facebook page ko, eh, sasagutin niya. Ready ka na ba sa mga tanong na yon? Yes. Yeah, ready ka ready. Na. Okay, ready ka na. Okay. So, eto na ang first question. So, ang tanong. Ang tanong ay tanong. So, eto na yung unang tanong na tinanong utang na loob. Merong kasi nga nung sa kabila. Bibi ba yun? Duck. Duck, may duck. Duck, mamaya ka na duck. Ay galing kay Pearl Nadine Narvaez. Ito yung comment niyang question doon sa Facebook page. Ano daw ang favorite brand mo ng brief? Ano? Express. Wow! Express? Yes. Bakit mo ba tinanong yun, be? Bakit gusto mo malaman kung anong brief niya? Oh, no! May mga nakikita ka bang hindi namin nakikita? Pero malay mo, kasi gusto lang din niyang malaman kung ano yung brand ng brief mo. Be, parang may iba kang gustong malaman dun sa brand ng brief, ha? Okay. Tanong naman ni Charmaine Salvatera II. Ito yung tanong niya. Tanong mo, Mama Marie, kung ilan na ang naging ex niya. Oh, no! Ilan na ba ang naging ex mo? Bakit? Huwag mo ako tignan ng ganyan. Natanong na, hindi ako nagtatanong nito. Nagtatanong dito si Charmaine. Ilan na ang naging ex mo? They're asking for you. Huh? Siguro ano, hindi ko kasi yan eh, hindi ko, marami akong ano, siguro naka-fling, pero hindi ko kino-consider na ex. Wow! So ang ibig mong sabihin ng fling is? Siguro naging, ano, naging girlfriend. Naka-date. Naka-date, ganun. Naka-date. Pero so, hindi naman ano. Hindi natuloy. Hindi natuloy sa kabilang liko. Oo, parang relationship, hindi naging relationship. Ah, hindi siya naging relationship. Oh. So pa-date-date lang. Ganun, ganun, date lang. So ano nangyari doon? Bakit ganun ang nagiging way mo ng sa mga babae? Babaero ka ba? Hindi. Siyempre hindi ako babaero. Wow! Ano lang. Siguro hindi kami nag, ano, hindi nag-meet yung ugali kaya hindi natutuloy sa relationship. Okay. So, Charmaine, sana nasagot namin yung katanungan mo at naliwanagan ka. Hindi on the spot niyo ako. Siyempre on the spot to. Okay. Ang tanong naman ni Christelle Ann M. Yabut. Ito yon. May tinatago ka bang pagtingin sa akin daw? Wow! Simula nung magkasama kayo sa iisang bahay. Tinatago? Anong magagawa? Laging natutuwa. Joke. Tago pa. Ano? Tago pa ba yun, te? Ha? Tago pa. May tinatago ka daw bang simula daw nung nakasama mo ako dito sa bahay? Hoy, alam ko naman na nag-joke-joke ka lang sa mga ano. Hindi ko naman sineseryoso syempre yung mga joke mo. Oh, no! Kaya, ganun-ganun. Okay na? Okay, wala lang. Wala naman ako tinatago. Wala kang tinatago. So, inilalabas mo. Oo, oh, parang gano'n na. Galing naman kay Olive Diwa G. Joe. Ito yung tanong niya. Kung ipagluluto mo si Mama Marie,
Ano yun at bakit? Ay! Sabi niya. Ano? Adobong matamis. Wow! Adobong matamis. At bakit? Kasi ano, wala. You're so sweet lagi. O hindi naman, bakit ako naging sweet? Kumbaga, siguro, kaya, may mga babae kasing pwedeng ma-misinterpret yung pagiging sweet na napupunta na sa ibang bagay. Pero kasi talaga ako, pagdating sa family, sweet talaga ako. Oo, ganun talaga pagkakakilala ko sa'yo, sweet ka talaga sa lahat ng tao. Pero hindi naman sweet-sweet na talagang et cetera, ganun. Tulad ng sa mga ibang vlogs ni Mami Tony Fowler, madalas nakikita nila ang kasama kita nun. Kasi nga, di ba, nag-video ka. And nagpapaalalay ako sa'yo. Oo, tsaka siya rin minsan nagdedirect sa akin, tinuturoan niya ako na paano kumuha ng ganun yun, kasi hindi ka pa naman masyado nun sa nakakaharap sa camera, so hindi ka pa nila nakikita ng mga panahon na yun. Pero yun guys, ang napansin ko talaga dati dito kay Odie nung pumasok siya sa Toro family, lagi kasi ako nagpapaalala kasi ang tingin ko sa kanya is nakababatang kapatid. Parang ganun. So lagi ako nagpapaalala, Odie, akayin mo nga ako. So, noong mga panahon na yun, syempre, medyo malaki-laki si Mama Maritz, medyo nag-heels pa ako minsan, madali akong matapilok, maganto ka, ang dami ko pinapaniwala. Next question. Okay, next question. Galing, ito yung galing kay Kina Angela Ligup de Guzman. Ito yung question niya na yun. For Papa Odi, kung di ka sasagutin ni Mama Marie, susuko ko ba kayo? Sasagutin eh, hindi naman ako nanliligaw. Paano yun? Huwag kasi kayong asyuhin, hindi nga nanliligaw. Kaya hindi sasagutin. Diba? Pero kung ano, pero kung yung... Hindi na okay na. Oh no! Okay na. Oh. Dead joke lang, sige tuloy mo. Hindi, papaikliin ko lang. Kung manliligaw ako sa kanya, tapos hindi ako sasagutin. Siyempre, hindi ka susuko sa taong importante sa'yo. Sa taong importante. Kapag may liligawan ka. Kapag may liligawan ka na. Ganun. Okay. So okay naman yun. Galing kay Marlene Balakuit. Ito yung tanong niya. Saan kayo unang nagkita? Ano, sa isang event. Tapos nag-approach ako sa kanila. Kinausap ko sila. Ayun, kinausap naman nila ako. Kasi guys, hindi kami snap. Pag kunyari maayos yung approach mo, walang... Walang kabastos-bastos yung dating. Siyempre, yung girl group, di ba? Nakita mo naman, may mga sexy na suot. Exactly. So, yung approach niya sa amin is maayos. So, kinausap namin siya hanggang sa dumadalaw-dalaw ka na nun sa ibang events. Yes. Tapos, hanggang sa nagkausap kayo, di ba, ni Tony nga, hanggang sa naging part na siya. Next question. Galing kay KM Concepcion, kung magiging mag-asawa tayo daw someday, ilan ang gusto mong magiging anak? At anong gender ang gusto mo? Ito yung tanong na yun. Ano? Tatlo. Tapos puro lalaki. Ah. Yun ang gusto mo. Sa akin ah, yun ang gusto ko pero... Yun sa akin. Hindi ako ang ano dito eh. Get to know all dito eh. Hindi ako kasali dito sa part ng sasagot ako dito. Ikaw kaya nagtanong. Kaya nga, inano ko lang naman. Siyempre, dadamay ka ng ano. Hindi, kasi get to know Odi lang to. Hindi ako kasali. Bakit ang pabebe ko ngayon, nagbubuisit ako? Galing kay Lian Joy Manila Cambe. Ito yung tanong niya. Bakit po mukha siyang tomboy? Oh no! Ang pangalan? Pangalan ni Lian Joy. Ate, hintay mo na lang yung mga mag-aabang yan sa kanto. Sama mo naman. Eh, tomboy. Grabe, hindi naman. Hindi, siguro ano, okay. Hindi ako palang ngiti, parang ano, parang mukha akong tomboy pag hindi nakangiti. Oh, pag seryoso. No. Hindi, kasi, hindi, ako mag-aano na sa'yo. Kasi ako, based akong ano nakikita ko sa'yo, kaya parang mukha kang tomboy. Alam mo kung bakit? Ang liit ng mukha mo, tapos makapal kilay mo, ang haba ng pilik mata mo, yung lips mo, maliit. Hindi maliit, maliit na makapal. Tapos, kaya ka nagmumukhang parang babae. Kasi ang dating mo parang pretty boy. Kasi yung ate mo, diba? Siyempre, maganda yung ate mo, ang mukha mo yung ate mo. So, kapag nakita nila yung ate mo,
masasabi na, ay, dito pala yung babae version ng gano'n. Diba? Exactly. So yun, huwag ka magalit sa kanila. Pasmado ka. Next question, galing kay Maria Mercedes Ferrer. Ito po yung tanong niya. Totoo bang may anak na si Papa Odi? Ah, hindi po yung totoo. Wala po yung anak. Ah, so, wala kang, hindi ka kasal? Hindi. At wala ka rin anak? Ganun. Dinagdag ko lang yung sa kasal. Hindi po alam kung sa tarinig niya ate na, wala, wala ko anak. Wala siyang anak. So, wala single pa. Ka talaga? Wala single pa. Single pa. Wala pa. Next question, galing naman kay Rebecca Lamagan Landog. Sino pong ex-GF niya ang minahal niya ng todo? Mahirap eh. Kasi parang wala naman nata akong ano, hindi naman umabot sa stage na yung mahal na talaga. Kasi ano nag-date ka lang. Oo, date lang talaga. Hindi tumatagal ng ganun. Na ma-develop pa ako ng... So parang sinasabi mo hindi ka masyado naging seryoso, ganun na. Wow! Hindi ako masyado naging attached sa mga nakadate ko. Kasi saglit nga lang. Ah, naging saglit lang kasi kaya ganun na nangyari. So ayun, dumidilim na. Pero tatapusin ko syempre kung ano yung mga gusto nyong itanong pa sa kanya. Para naman makatulog kayo ng mag-aganda. Okay, next. Nakalagay dito, galing siya kay Faith Hernaez. Ang tanong, kung gagawin ka ng Diyos, anong gusto mo, babae o lalaki at bakit? At kung lalaki naman, ang isasagot mo, anong hayop ka naman at bakit? Ate, ang gulo mo! Isagutin mo na lang yung... Isagutin ko na lang kung ano yung gender. Siyempre okay. Lalaki para may Eva. Eva ka dyan, Eva ka kaagad mo. Eva! Kita dyan yun. So okay, yun. Galing naman kay AC Postre, ito po yung tanong niya. Nakalagay dito, anong ayaw at gusto niya sa'yo, Mama Man? O, ikaw makakapagsagot nun. Marami akong ano, syempre maraming magandang quality si Mama Marie. Pero wala naman akong ano, wala naman akong ayaw sa kanya. Kasi, wala kang ayaw sa akin? Wala. Ano lang, yung medyo... Binubola ano, mo ko. Ano lang, yung malakas yung boses niya kapag naipag-usap siya. Yun ang ayaw mo sa akin? Oo. Parang nasanay ka na sa pagbablog. Pag nakikipag-usap ka, nakikipag-conversate siya, ang lakas magsalita. Oo, kasi yung boses ko, syempre, gusto ko naririnig ng lahat, ganyan. Wala naman akong, ano, diba? Gusto ko lang kasi, ano, malakas yung boses ko para naiintindihan agad ako ng mga tao. Speaker! Ganon, speaker, kumbaga. So, ito na ang ilaw na nangyayari. Ito na lang ang ilaw-ilaw sa mga face namin ngayon. Ang tanong naman ni Charmaine Grace Panganiban, ito yon sobrang dami. Anong gusto mo sa isang babae? Ano? Isa lang, syempre yung hindi ka lolokohin. Wow! Okay. Tsaka hindi ako bumabase sa ano, sa itsura, sa ugali. Mabait, tsaka hindi ka lolokohin. Galing kay, ito naman, galing kay Utak Talangka. Huh? Utak Talangka ka talaga sa tanong mo na to. Dax ba siya? Dax ka daw ba? No! Siyempre, hindi ko sasagutin yan. Kasi maraming viewers na bata si Marie. At dapat magtanong ka ng interesting na question. Mm-hmm. That's not interesting. Para sa'yo. Pero yes, kasi marami, yung mga iba kong vlog din dito, pasensya na kayo sa mga ano. So yung mga magulang po dyan at kung sino man po yung mga nakakatanda sa inyo, maraming salamat po sa pag-guide sa mga nanonood po sa amin. At yes, tanungin nyo na lang po kung ano, sino po yung mga nakakatanda para maliwanagan kayo sa mga question dito. Exactly. Yan. Sa mga words na hindi nyo maintindihan. Word. Lumapit tayo dito sa camera para makita na yung mukha natin kasi nagdidilim na. Oh no! Diba? Huwag masyadong close. Close lang ako sa, ano, sa light. Okay, close ka lang sa light. Okay, huwag masyadong close. Wow! Okay. Galing kay Kurt, ito yung kay Kurt, yung tanong niya, kung may gamit o bagay si Papa Odi na ibibigay sa inyo na napakalaga para sa kanya, ano daw yun ang gusto mong ibigay? At bakit? Maganda yung tanong na yan. Ang pinakamahalagang bagay na ibibigay mo sa isang tao, suporta at pagmamahal. Suportahan mo sila sa lahat ng gusto nilang gawin. Mahalin mo sila kung sino sila.
Okay. Pero that doesn't mean may kasama na agad relationship oh, yun. Oo, oh, syempre. O, wag kang ano dyan. O, wag kang ano dyan. O, yung bagay lang na mahalaga, di ba? Yung okay, mahalaga okay, sa akin. Ah, sige. Galing naman kay Nicole Ponce, anong ginagawa nyo ngayong quarantine? Ano? Nagbablog? Ganun. Bisibisihan. Workout? Nag-workout ka? Ay, nag-workout pala kami. Okay. Nagpapapayat. Ikaw, nagpapapayat ka, pero hindi kita din kasama mag-workout kasi meron akong sariling ganap. Oo, hindi ka makapag-workout ng workout ko. Yabang nito. Lumapit ka ng lumapit. Oh, masyado, wag masyadong malapit. Palapit ka ng palapit. Padilim na ng padilim. Oh, no! Palapit mo ako, tapos pinapalayo mo dito. Hindi, inaano lang kita kasi para makita yung mukha mo dito sa camera. So, ang last question sa'yo. Paano ba yung lapit ganito? Hindi masyadong ganyan, okay? Side view ka pa, babe. Yan. Okay, ang last question. Question to ni Micaela Dimple Bacani. Ito yung question niya na yun. Nakalagay dito, kung bibigyan ka ng pagkakataon, anong pipiliin mo? Makita ang future mo o balikan ng past para magbago ang pagkakamaling nagawa mo sa buhay at bakit? Una sa lahat, hindi na ako babalik sa nakaraan kasi may mga natutunan naman ako dun na pwede kong gamitin in the future. Pero so ang pipiliin ko, makita yung future ko. Para malaman kung anong lagay ko sa future, kung sino kasama ko. So, tinitignan mo na ba ang future mo ngayon? Yes. Biglang humarte. Uy, huwag kang umano-ano dyan, ha? So, that's for tonight, buong yes. Araw na. Tonight na, wow. Guys. Nagdilim na kami dito sa kaka-question and answer. Ito yung gusto nyong mangyari, yung maiwan kami mag-isa sa dilim. Joke lang. Hoy, mayos-ayos ka. Mag-umano dyan. Thank you so much. I hope nakilala nyo siya and I hope nasagot niya ng maayos lahat ng mga katanungan ninyo. At saka, nagustuhan niyo yung mga sagot ko. Yes. Kahit simple lang. Oo. Tapos, so nakilala nyo siya kahit papano. Thank you so much. Till next video. Ito po yung page niya. Hello, at ito po yung Facebook niya. Hello, me and like maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta. Okay, sabay tayo. Like and subscribe! Bye! Bumaba ka na dun. O sige na, babay na guys ha. Kasi inabot na ako ng dilim dito. Oh no! Good night!